Pero ito na nga, nakikita talaga namin sa'yo na talagang hindi nawala yung sipag mo sa trabaho eh. Ngayong buntis ka ba, DJ Chacha? May mga pagbabago ba sa araw-araw mo na routine? DJ Chacha? Ganyan niya talaga ako tawagin. DJ Chacha. Actually, ang mas worried sa akin are my bosses and yung mga listeners ko pa na parang, ba't nagpupuyat ka? Gabi na kasi, di ba? I work every day 9 to 10 a.m. sa umaga, tapos 9 p.m. to 12 midnight sa MOR. So, ibig sabihin, pag uwi mo ng bahay after shift, di ka agad makakatulog. Nakakatulog ako, alas stress ng umaga. Because I have to wake up at 7 a.m. So, 3, 4, 5, 6, 7. 4 to 5 hours lang yung sleep ko pag weekdays. And then I ask my OB about it kung okay lang. Sabi niya, as long as the baby is healthy, wala naman daw problema. Kasi pinapacheck ko siya regularly. Pero routine mo na yun eh. Nakasanayan mo na yun. Tapos nagpray ako, sabi ko, ay, parang dahil magiging dalawa na yung anak ko, ang struggle nung sked ko. So, kinausap ko yung mga boss ko. Actually, nung nalaman nilang buntis ako, gusto nila ako ilipat agad into a different time slot. Ayoko, kasi di ko maiwan yung gabi. Pero nagpray ako na very hard, tapos binigyan ako ng sign ni Lord. Kaya pumayag na rin ako sa gustong mangyari ng management. Nung December 9, nilipat nila ako sa Dear MOR. Kaya dire-diretso na yung oras ng work. Duh! Pero, hanggang 5 months ka, naglilihi ka, and then pinaglilihan mo si Mike pa rin. Ewan, nangyari ba sa inyo yun nung nabuntis kayo sa mga asawa nyo? Yung busit lang kayo? Ay, oo! Oh. Diba? Pero sa sarili ko, pag nawala, pag di mo naman nakita, hinahanap mo. Oo, oh, oh my God. Siya nga pinaglilihihan mo. Oo, oh, alam mo, nakakatawa kasi, never ko yun pinatulog sa sala. Nung di naman ako buntis. Tapos, may moments ngayon, ayoko makita. Yung konting bagay lang, busit ka agad. Huwag ka matulog sa tabi ko, doon ka sa sala. Tapos, huwag ka uwi ng bahay. Mga ganon. Ganon. Pero pag nawala? Pag nawala, hahanapin ko sa best friend niya. Kasama mo ba si Mike? Or magsusumbong ako sa nanay niya. Ganun. Paano naman siya magre-react sa mga pagganon mo? Merong, nung first few months ng pregnancy ko, hindi niya maintindihan. Kasi, syempre, first baby niya to. Hindi niya naiintindihan. Feeling niya, nag-iinarte lang ako. So, pumapatol siya sa akin. Ang ginagawa niya, hindi siya nagagalit. Ang ginagawa niya, pag sinabi kong umalis ka, umaalis siya. Umaalis talaga siya. Sinusunod niya ako. Ngayon, pag sinabi kong umalis siya, dinideadman niya ako. As in, umalis ka. Ayoko itong makita niya. Ayoko makita yung pagmumukha mo. Ito na lang gawin mo. Hakbangan mo siya para lumipat sa kanya yung paglilihi mo. Charina. Totoo oh ba yun? Totoo yun mga ganun. Nagtaka din ako para nalipat kay Jason yung paglilihi. Wala namang scientific na pag-aaral dyan. So hindi natin masasabi kung totoo at hindi. Pero wala masama kung naniniwala ka dyan. Yes. Tama. Oo, pero hello. Hinakbangan. Paghakbang ko, gumalaw pa na mo pa ako. Hindi ganoon naman experience ko lang naman. Okay. So eto, DJ Chacha, sabi niyo raw, ang gusto niyo talaga, baby boy. Pero nung malaman na baby girl, anong naging reaction ng anak mo tsaka ng asawa mo? Kami unang nakaalam ni Mike, nagpa-check kami sa OB. Eh, 4 months pa lang yun. So ang sabi ng, actually 4 months, unang nakita, may parang lawet. So excited akala namin, kayo masyado. Expect kami, boy na to. Kasi sinasabi nung OB, madalang daw magkamali kapag lalaki, pag nakita na meron, lalaki na daw talaga yon. Kasi ang madalas nagkakamali, yung akala babae, tas lalaki pala. Tapos, nag-expect na kami since nagpa-ultrasound, parang sinabi ng OB na, oh, most likely mga 70% baka boy. The following month, bumalik kami kasi yun ay mas accurate eh, mga 5 months na, ganyan. Tapos, talagang nakita na yung gender. Yung itsura ng asawa ko, tawan-tawa talaga ako. Kasi, anong itsura niya? Kasi pareho kami gusto namin ng boy. Tapos, gumaganon siya. Parang, kasi yung mga kalokohan niya rin naman, parang natatakot siya magkaroon ng babae. Kasi nandiyan na nga si Sab, hirap na nga kami ngayon. Pag nagkukwento ng crushes, babae ulit. Tapos pinagdaanan niya yung pagiging babaero. So parang, yun yung fear. Alam mo yun yung fear niya na gusto ko. Mababayad ka ng utang. Tsaka parang may naka-mindset na siya tuturuan ko mag-motor yung anak ko. May mga ganun na siya sa akin. Pero natanggap naman namin as long as healthy yung baby. Yun kasi yung importante ba sa healthy, kung anong gender, okay naman sa amin. Si Sab ang medyo worry ko ngayon kasi parang hindi niya pa masyadong tanggap. Pero okay na rin naman. Kasi parang sinasabi niya, bumalik kami sa OB, ipacheck namin ulit, baka daw nagkamali. Kasi nga, 10 years yung gap. In denial pa din. So, parang feeling ko, pag girl ka, tas only child ka for 10 years, ang hirap for you to accept na yung susunod sa'yo, babae din. Ulit. Parang mas madali kung boy. Oo.
Oh, pero siguro mas madali yung pag nakita niya na kasi kapatid pa rin naman. Oo, tapos kakargahin niya. Maging babae man yan o maging lalaki. Eto siya, kasi ikaw ba yung tipong kinakausap mo yung baby mo sa tiyan mo? Kasi sa dami din ng blessings mo na natatanggap ngayon. At siyempre, parang sinasabi nga blessing, swerte, ang dulot ng baby nito sa'yo. Ano ang gusto mong maging message or sabihin sa kanya pagdating ng araw na mapanood niya to? Ay, tara. Diba? Ang cute nun. Kinakausap ko siya lagi pag ano talaga iraraket. Kasi mas nag-worry ako sa kanya more than myself. Kasi nga, puyat ako lagi. Lagi ko lang sinasabi, baby, raraket lang si mommy. Kalma ka lang dyan. Hindi talaga siya umiikot pag nasa raket ako. As in, steady lang siya. Ako ngayon, if for sure mapapanood niya to, kasi mas high-tech na yung mundo, a few years from now. So, to my baby girl, no, kapag napanood mo to, si mommy nasa Magandang Buhay, sobrang excited na kami to meet you. We've waited so long para makita ka. And sobrang thankful kami na right after the wedding, binigay ka agad sa amin. So, ang lagi ko sinasabi sa kanya ngayon, sana huwag kang magtampo sa amin kasi nung una in-expect naming boy ka. Tapos, girl pala. Kasi sabi ko nga kahit anong gender, blessing ka basta healthy, yun ang importante. And sana di kayo mahirapan ng kapatid mo. Na, di ba? To get along well kasi ang layo ng age gap. And excited na kami na makipaglaro sa'yo. So, yan. Okay, mommy! May pangalan na ba? May mga naiisip na pero hindi pa talaga yung final okay. Oo. Kasi nga ang inisip namin pang lalaking name. Nakapaghandaan. Gusto ko name Lucas Daniel nga. Oh. Ay, may kahanda na pala. Lucas Daniel dapat yung name. Eh, naging babae. So, hindi ko na ngayon alam kung ano Lucasea, yung name Daniela. Lucasea. Parang Lucrecia. Hindi, Ma'am She Girls, ganun ako happy kasi di ba ninang ka nila sa kasal? Oo nga. Pero, pwede ko nang ibalik yung kasi magnininang na lang ako sa baby. Hoy! O sige, para makabawi ka sa akin, kunin mo na lang din ako ninang sa kasal. Yeah! Para quit. Ay! Ano kinilig? Sasama! Ay, patay!